morning, good morning. Pasensya na kayo at ang ngayon, ang ingay-ingay ng aso na sa kabilang bahay. Anyway, hayaan na natin ang aso. Wala tayong magagawa dyan. Gusto niya eh. Gusto niya maka-extra. Anyway, yung video ngayon na ipapalabas ko, video ko yon doon sa bahay sa tatay ko, kasi nga napag-usapan ko namin na sabi ko may YouTube channel na ako. Hindi niya actually, wala siyang alam kasi palibasa 79 years old na siya. So, pinakita ko yung kantahan ng kapatid ko at yung pamangkin ko na ipinost ko nga sa YouTube. So natuwa naman siya. Ngayon bigla siyang umiyak kasi nga daw naalala niya yung kanyang kabataan, kasi nga noong panahon eh syempre magaling talagang ang tatay ko, magaling talagang sumayaw. Magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling maggitara, magaling magpiano. At saka, hindi siya yung nagpapahuling, gusto niya siya bida. Ang tawag niya sa kanya noon eh, Macho Ricardo. Sa, kasi talagang hilig niya sa music, music lover ang tatay ko. At hindi siya nahihiya. Madalas pinapatawag talaga siya na. Ayun. At siya yung normally yung nagsasayaw doon sa mga bisita, mga VIP sa aming probinsya dito nga. Siyempre, yung panahon natin eh dumadaan. Matagal na siya, siguro na mga mahigit na 20 years yata siya nung na mild stroke. So talagang wala, ang gawa lang niya manunood ng TV. Ayan, mag-i-emote kasi napaka-sensitive ng aking tatay. Iyakin yan. Kahit may makita lang na bagay na nagpapaalala sa kanya, lalo na nung nakaraan, o kaya may makita siyang tao noon, hindi lang siya umiiyak ng luha, humahagulhol talaga. So, ganon. Kahapon, sabi ko, Tay, kaya mo pa ba magtugtong yung harmonika? Ay, sabi niya, kaya ko pa. Sige nga, subukan natin. Ang nangyari, nagtugtog siya, sinubukan niya kasi matagal na siyang walang practice. Siyempre, parang hindi na siya yung ganong kasigla ng kagaya noon na para palangiti, parang kandidato, ganyan. Hindi na ganon. Siyempre, pag tumatanda, parang alam mo yung siguro kasama na yung depression, kalungkutan na yung, alam mo na yung mga matatanda pag mag-isa lang. So, ganyan, no? Tumugtog siya, sabi ko, magaling ka naman eh. Kayang-kaya mo yan. Ganon. Aba, tumugtog nga. Aba, hindi pa nga nagsisimula. Humagulgul na ang aking tatay. Sabi ko, huwag ka nang mag-umiyak. Ayan, panoorin mo nyo na lang kung bakit. In short, maaring hindi nyo masyadong maintindihan kasi Bicol, ang sabi lang niya naiiyak siya kasi naaalala niya yung kanyang kabataan, yung minsan daw sa panahon niya pinapalakpakan siya. Sabi ko naman sa kanya, normal lang yon, talagang lahat na tao dumadaan sa ganyan, pero at least ikaw ang original, magaling kang ganon. Sabi ko, nagmana sa iyo yung aking mga kapatid na marunong sumayo at kumanta. So, okay. Sabi niya, hindi. Ginagawa ko lang to kasi para i-support kita, sabi ba noon sa akin. Supportahan daw yung vlog ko. So, anyway, natuwa naman ako. Sige tay, sabi ko, sa susunod, huwag ka nang umiyak. Galingan mo na lang para ang susunod na future ko, ikaw. Sabi kong ganun. I mean, kahit pa ano, tinugtog. Actually, gusto niya pa-erase kasi hindi daw maganda. Okay lang niya, sabi ko. Anyway, panoorin niyo na lang ang pagiging emotional ng akin. Tatay! Sige. Huwag kang iiyak! Huwag kang iiyak! Magaling kang wala. So sweet. Ayan. Mapaalis tayo, bate.
Kaya mo, gumagaling ka naman, kayang kaya. Dahan-dahan kayang. Practice-practice lang. Oo. Oh, ayan na naman. Huwag ka nang umiyak, tay. Magaling ka naman, ah. Kaya pa. Bakit? May naalala ka na naman. ano, kaya hindi? Kaya po. May na-imagine ka na yung kagalingan mo noon. Eh, ang lipas-lipas lang yan. Relax. Hindi ba magal? Kaya pa naman. Ang tagal kasi hindi ka nagpa-practice na. Wala. Ayaw mo nang mag, ano? Dapat may nagkukumpas. Ano na yan? Ah, parang exercise?